Ito ang nakakagulat. Tila kahit ilang beses pilit niyong piniga ang OBP at COA na mahanapan man lang ng butas ang Vice President na si Sara Duterte, ay hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan. Antipolos 2nd District Representative Congressman Romeo Acop, isa na naman sa harap-harapang tinusta ng Commission on Audit o COA matapos linawing walang ninabag ang Office of the Vice President sa paggamit nila umano ng 125 milyong pesos, tila nasampal sa kahihiyan ng mga kongresista. Matapos raw pinagpilitan nito umano ang 125 milyong pesos na confidential fund ng pangalawang pangulo na di umano hindi nagasto sa tama o tila may anomalya o kinukurakot umano ng nasabing budget ng Office of the Vice President. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, sino nga raw ba ang mag-aakala na nooy hinahanga ang mambabatas mula Rizal, isa na umano sa kinakasuklaman ng marami sa ating mga kababayan online. Matapos tila ipinagpilitan ng kanyang sariling katwiran at tila mas marunong pa di umano sa mga abogado ng Commission on Audit na siyang nagbigay ng highest audit rating sa opisina ng pangalawang pangulo na si Sara Duterte. Kahit pa ang tila kaliwat kan ang ginigipit siya ng mga mambabatas tungkol sa confidential fund. Tila nasampal ng katotohanan ng Antipolo representative na si Congressman Romeo Acop sa mga katotohanang isiniwalat ng isa sa abogado ng Commission on Audit na si Attorney Gloria Camura na harap-harapang humarap sa House of Representatives at tila harap-harapang pinatunayan na naaayon ang paggastos ng pangalawang pangulo sa 125 milyong pesos confidential funds na ibinigay sa kanya mula sa Office of the Vice President. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila naghihintay raw pala umano ang Antipolo representative na si Congressman Acop na sabihin ng Commission on Audit or COA na hindi nagasto sa tama ang 125 milyong pesos confidential funds ng OBP. Ngunit ang nakakagulat, tila nasampal ng abogado ng COA si Congressman Acop dahil kahit anong gawing piga ng kongresista sa COA ay wala talaga silang nakikitang mali sa paggastos ng nasabing 125 milyong pesos confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan na masasabi raw ito umano ang masakit na katotohanan sa mga mambabatas, lalo na't may mga documentary at mga ebidensya pala ang OBP. Kaya't sa bandang huli ay tila napahiya at nga ang mga mambabatas, lalong-lalo na umano si Congressman Acop na tila pilit umanong pinapalabas na mali ang paggastos ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Tila hanggang sa bandang huli ay walang mahanap umano na butas ang mga mambabatas laban sa Vice President na si Sara Duterte. Sa nasabing hearing sa pagpapatuloy ng COA, tila wala na raw silang magagawa sa ilang mambabatas na pilit hinahanapan ng butas ang opisina ng Vice President na si Sara Duterte. Kahit naman malinaw pa sa sikat ng araw na wala itong nilabag pagdating sa confidential funds at disallowance notice ng Commission on Audit, kaya't nang wala silang mahanap na butas para sa impeachment umano ni Vice President, ay tila naglabas naman ng bagong pahayag ang House Speaker kamakailan lamang na kung saan ay nanindigan ito na wala di umanong impeachment plot laban sa pangalawang pangulo. Mapapansin sa kabila umano ng patuloy na pambabatiko sa pangalawang pangulo ay tila nahihirapan pa rin na makakuha ng tiwala at approval ratings ang House Speaker na si Martin Romualdez sa publiko kasi lumalabas ngayon sa balita na mas pinagkakatiwalaan pa rin ang pangalawang pangulo na si Sara Duterte kung ikukumpara sa kanyang survey, samantala nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. Sa lahat ng Pilipino na may matitinong kaisipan, alam na po ninyo ang mga politikong gumagawa ng matuwid at baluktot pag hindi pa tayo tumindig sa ating mga sarili
Malamang palutin tayo sa utang at magbayad para sa mga kurakot na opisyal. Ganyan ang napapala ng mga mahihilig magtanim ng kung ano-ano bang mga kasinungalingan na wala man lang kredibilidad. Pera-pera lang sila talaga. Sobra ng kawalang kwenta na hearing. Mabuhay at God bless beautiful Vice President Inday Sara Duterte, the soon our Philippine President. Kabutihan lang talaga ang hangarin ng mga Duterte sa bansa. Long live Duterte, Duterte forever. Yes, solid Duterte Inday Sara, our new President. God bless. End quote. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang napakagandang post ni General Romeo B. Hokis sa kanyang Facebook page. Ano? Napakagandang payo, mga limang payo para sa ating mga senador at ang mga kongresista tungkol sa ginagawang pagdinig at pag-iimbestiga. Kaliwat kanan po ang investigasyon in aid of legislation ng ating mambabatas. At ito, napuna ni General Pukis itong mga limang bagay na ito. Ito ang kanyang payo sa mga mambabatas. Number one, sabi niya, huwag mag-Ingles. Sa halip, gamitin ang sariling wikang Pilipino. Pwede Tagalog o Bisaya. English ng English, mali-mali naman. At ang kunat ng aksent at nakakairita dahil masakit sa tenga. Ay, aray ko po. Tayo mga Pilipino, ako ha, kahit ako personally, maka-English ako, kaya lang yung dila ko matigas. Ito yung, I agree dito sa comment ni General Pukis na yung accent. Hindi katulad nung iba na maganda yung accent. Ako, wala, accent ng Ilocano yung akin. Kaya, hanggat maaari, iniwasan ko mag-English. So, di ba? At para maintindihan ng lahat, Tagalog lang. Bakit ka English ng English? So, agree ba kayo na huwag mag-English ang ating mga mambabatas? Pangalawa, ito, matindi ito. Ipagbawal ang mamahaling relo, alahas at mga bag sa mga senador at congressmen o congresswomen. Nakakasuklam. Mabigat na salita yun. Nakakasuklam at nakakasiklab ng damdaming makita na ang pera ng taong bayan ninakaw lamang nila, pinambili ng mga alahas at nagawa pang ipasikat sa mga taong bayan. Mga hangal. Pero, madaling intindihin. Tagalog eh. Naglipa na ngayon sa social media yung mga mambabatas. Hindi ko na lang banggitin mga pangalan. Nakikita eh. Grabing mga relo, bag, damit. Mga pangmayaman talaga. Dati naka-tricycle lang. Ngayon, wala na. So ito yung sinasabi ni General Pukis. Kitang-kita ng taong bayan. Pera yan ng taong bayan. Okay. Number three. Huwag hayaang magsalita ang isang nagdadangal-dangalang congressman sa Manila na merong napakalaking krus ni Hesukristo sa leeg pero wagas naman kung makapagmura at alipusta sa mga tinatanong niya. Naka-Rolex pa din na alam naman kung saan galing ang perang pinambili nito. Poong mahabagin. So, hindi niya pinangalanan yung kongresista. Kailan, bahala na kayo. May mga post akong nababasa ng mga pastors, mga evangelical leaders, at napapansin niya nila itong kongresista na ito. Nagko-comment. Hindi ko na lang banggitin yung mga comment ng mga religious leaders tungkol sa kongresista na ito. So, huwag nang magsalita. Okay, number four. Ito ang pinakamatindi sa lahat ng kanyang payo o puna.
ipagbawal na ang live coverage sa mga pagdinig at imbestiga kasi puro naman in aid of legislation. Pero wala namang nagagawa o nababagong mga batas. Poros pagpapasikat lang ang mga mambabatas na kunwari matatalino at napakalinis. Nakakasuka. Ang ganda ng mga for every number o paragraph, meron siyang mga word na binibitaw. Nakakasuka, puong mahabagin, mga hangal, aray ko po. So, huwag nang i-live ko, great. Agree ba kayo itong mga mag-comment? Itong mga suggestion o payo, pakiusap ni General Poki sa mga mambabatas. So, apat na yon. Panglima. Ito pa lang pinakamatindi, yung panglima. Tanggalin na yung salitang honorable sa mga pangalan ng mga senador at congressmen na nakadisplay sa mga lamesa sa harap nila. Paano naging honorable ang mga magnanakaw? Question mark. Ang sabi nga, the Philippines' biggest crime syndicate daw ang Kongreso. Pork barrel at flood control pamor. Nakakasuklam. So, i-summarize natin. Number 5, pinakamatindi. Tanggalin yung word na honorable na kanilang title. Ay nakakasuklam. Flood control projects at iba pa, pork barrel is gone. Number 4, ipagbawal ang live coverage sa mga investigation para hindi sila makapagpasikat. Number 3, huwag pagsilatayin yung isang kongresista na may napakalaking krus ng Panginoong Hesukristo sa leeg, pero grabe mag-alipusta sa mga tinatanong niya. Number 2, huwag magsuot ng mamahaling relo, alahas at mga bag habang nasa hearing. Number 1, huwag mag-English. Tagalog lang kasi yung accent ng iba nakakasakit sa tenga. Aray ko po. So, I believe mahindi lang ito si General Pukis ang nakakapansin. Karamihan napapansin. Kaya lang, makakaabot kaya ito sa ating mga mambabatas? Mapapakinggan ba nila? I doubt so. Kaya ito, na ganahan ko sa kanyang mga payo, kaya in-expound ko. Magbasa tayo sa mga comments, ano? Connie Padilla, tama po kayo, General. Lap de la Cruz, yung number 5 ang gusto ko. Ano yung number 5? Yung tanggalin na yung honorable. Jordan Usalia, pwede i-share, General? Salamat po. Gilbert Nisperos, tumpak, tama ka, General. So, okay, may ibang hilista. Bullseye, lahat ang mga sinabi nyo, Sir Romy. Dapat may makakabasa na congressman, congresswoman at mga senador sa sinulat ninyo para matablan naman sila ng hiya sa sarili. Marisa Cabigon, agree. Si Jan Nimrat, tama kayo, General. Pwede ba share? Salamat po. So, karamihan, nag-a-agree. Yung mga June Grahit. Nabullseye nyo po, General Romeo B. Pukiset. Marie Oshie, agree ako ngayon sa lahat ng sinasabi mo, sir. Ngayon lang tayo nagkatugma. Pinakamadaling gawin dyan ay tanggalin lahat ng TV coverage sa mga hearing. Yan ang pinaka doable. June Tolentino, yung honorable ay gawin na lang nating horrorable, from the word horror. Puto ng inamoy, sabi niya, ako ang kinikilabutan at nasusuka tuwing nadidinig ko yung honorable. At magsasabing pera ng taong bayan ang ginagasta ng mga ahensyang iniipit nila samantalang kumikinang-kinang at kumukuti-kutitap ang mga mamahalin nilang damit, relos at alahas. Ang kakapal ng mga mukhang nagmamalinis. Okay.
Ito, Corinne Z, I hate listening to the intonation and accents of Dan Fernandez and Franz Castro. So cringy. And then, sino ba? So, salamat Sir Romeo B. Puques, at kayo, mga kababayan, sana i-share natin ito para sana makarating sa ating mga mambabatas. At yun na nga mga ka-update. Ano na ang masasabi niyo sa balitang ito? Paki-comment na lang sa baba at para mabasa ko yan mamaya. At kung nagustuhan niyo ang balitang ito, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at share na din para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang balitang ito.